sobra. So ngayon, nandito na ngayon tayo sa lungsod ng General Trias. Nandito na tayo sa St. Francis of Assisi Parish Church dito sa General Trias, Cavite. Ang lungsod ng General Trias ay kilala noon bilang San Francisco de Malabon. Alinsunod ito sa pinagsamang pangalan ni Saint Francis of Assisi na siyang patron ng bayan. At ang Malabon naman ay sinasabing nagmula alinman sa mga salitang mayabong at labong o mas kilala natin bilang bamboo shoot. Dahil sa dami ng kawayanan dito noong araw. Noong taong 1920, nang tawaging itong General Trias, alinsunod sa pangalan ng isa sa ipinagmamalaking anak ng bayan na si General Mariano Trias. Mariano Trias ay ang orihinal na namumuno sa sangguniang bayang Magdiwang bago pa man dumating si Andres Bonifacio sa Cavite. Bonifacio! Bonifacio! Trias! Alvarez! Trias! De las Alas! Trias! Maginoo, ang ating vice-presidente ay si Mariano Trias. Si General Mariano Trias ay naihalal bilang vice-presidente sa Tejeros Convention at ng Biak na Bato Republic. Siya rin ang general ng Philippine Revolutionary Army at isa sa mga nanguna noong First Cry of Cavite na nangyari noong August 31, 1896. Ito ang pinakaunang sigaw ng revolusyon na siyang nangyari rin sa bayan ng San Francisco de Malabon, bago pa man ito nasundan ng pag-aaklas sa bayan ng Nobileta at Kawit. Ang sunod-sunod na pag-aaklas na ito ay siyang bumuhay sa isang napakalaking revolusyon na siyang ginampanan ng walong lalawigan ng Pilipinas. Ang
ang St. Francis of Assisi Parish Church ay karaniwang kilala bilang General Trias Church. Ito ay ang unang simbahang parokya ng Katoliko ng lungsod ng General Trias. Ito din ay karaniwan sa mga bayan na itinatag sa panahon ng kolonyal ng Espanya. Ang unang simbahan sa General Trias ay itinatag ng mga Pransiskano. Noong ito ay sub-parish pa ng Cavite El Viejo, na ngayon ay bayan ng Kawit. Inilipat ito sa pagkakasunod-sunod ng mga Hesuita ng Cavite Puerto, na ngayon ay lungsod ng Cavite o Cavite City, noong taong 1624. Nakalaunan ay naging isang hiwalay na parokya noong September 9, 1753. Ang unang simbahan na bato ay itinayo noong 1769 sa ilalim ng pamumuno ni Doña Maria Josefa de Irizarry y Ursula, ang Countess ng Lizarraga. Naibalik naman ito at pinalaki noong taong 1834. Ang mga lindol sa Luzon noong taong 1880 ay dahilan ng bahagyang pagkasira ng simbahan noon. Bilang isang resulta, ang harapan ay pinalitan noong taong 1881 na may karagdagang restoration noong 1885. At gayon din, noong taong 1892, ang mga bubong ay pinalitan ng mas magaan na corrugated galvanized iron bilang karagdagang proteksyon mula sa mga lindol. At muli itong binago at mas pinalaki noong 1893. Sa tabi ng simbahang ito ay may isang kumbento. Dito nagsanay ang Banda San Francisco de Malabon, isang lokal na banda noon, na ngayon ay kung tawagin, Banda Matanda. Sa simbahang ito, ininsayo ang musika ng pambansang awit ng Pilipinas na Marcha Filipina. Bago pa man ito patugtugin sa panahon ng Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas sa Espanya noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Sa ngayon, matatagpuan sa kumbento ang Museo de San Francisco de Malabon.
pamamagitan ng taong 1989 hanggang 1991, naibalik ang simbahan sa dating hitsura nito. Matapos ang pagkumpleto, ito ay muling itinalaga noong June 22, taong 1991 ni Most Reverend Felix P. Perez ng Diocese of Imus. Kaya naman, ang simbahang ito ng St. Francis of Assisi ay idineklarang isang makasaysayang istruktura ng National Historical Institute of the Philippines na ngayon ay National Historical Commission ng Pilipinas sa paglalagay ng isang marker noong taong 1992. Francis ng Assisi ay isang Italiano na isinilang sa ngalan na Giovanni di Pietro di Bernardone. Ang kanyang ama ay isang Italiano na nagngangalang Pietro di Bernardone de Moriconi at ang kanyang inang Pranses na si Pica de Bourlemont. Siya ay ipinanganak sa huling bahagi ng taong 1181 o noong unang bahagi ng 1182. Noong taong 1219, nagpunta siya sa Ehipto sa pagtatangka na baguhin ng sultan upang wakasan ang alitan ng mga krusada. Sa puntong ito, ang order ng Franciscan ay lumago sa isang sukat at ang sinaunang istrukturang pang-organisasyon ay hindi na sapat. Bumalik siya sa Italia upang ayusin ang kaayusan. Sa sandaling, ang kanyang pamayanan ay pinahintulutan ng Santo Papa, lalong huminto siya sa mga panlabas na gawain. Kilala si Francis sa kanyang pagmamahal sa Eucharistia. Kaya, noong taong 1223, inayos niya ang kauna-unahang Christmas Live Nativity scene. Si Giovanni bilang kanyang tunay na pangalan ay pinarangalan bilang St. Francis ng Assisi. Nakilala rin sa kanyang ministeryo bilang Francesco, isang Italianong Katolikong praile, deacon, mystic at preacher. Itinatag ni St. Francis ang Men's Order of Friars Minor, ang Women's Order of St. Clair, ang Third Order of St. Francis, at ang Custody of the Holy Land. Si St. Francis ay isa sa pinaka-venerated o pinarangalan ng religious figure sa Kristyanismo. Namatay si St. Francis sa mga oras ng gabi ng October 3, taong 1226.
Habang nakikinig sa isang pagbabasa na hiniling niya sa awit number 142 o 141. Si St. Francis ay naging kanonisado noong July 16, taong 1228. Itinalaga siyang patron ng Italia kasama si Catherine ng Siena ni Pope Gregory the Ninth. Nang maglaon, si St. Francis ay naiugnay sa pagtangkilik sa mga hayop at natural environment. At naging kaugalian ito para sa mga simbahan na magsagawa ng mga seremonya ng pagpapala sa mga hayop o sa malapit sa kanyang araw na October 4. Ito ay isang tanyag na kasanayan sa kanyang piyesta opisyal para sa mga tao na dalhin ang kanilang mga alaga at iba pang mga hayop sa simbahan para sa isang basbas. Kung kaya, si St. Francis ay ang tagapagtaguyod ng mga hayop, mga ngalakal, at ekolohiya. Mga kaobra, ipinakikilala ko sa inyo ang patron ng lungsod ng General Trias Cavite, si St. Francis of Assisi. Bukas sa Obra Maestra.